Narito na ang mga balitang nakalap ng MBC Network sa buong bansa. Apat na drug couriers na hulihan ng 1 million pesos na halaga ng marijuana sa Mountain Province. Mga poster na nag-uugnay sa 8 aktivista sa CPP-NPA kumalat sa Iloilo City. Mag-live-in partner na hulihan ng higit 2.5 million pesos na halaga ng shabu sa Bacolod City. Top 3 regional priority target ng PDEA, arestado sa Dagupan City. Cold storage facilities ng Central Visayas para sa karagdagang COVID vaccines, handa na. Karamihan sa senior citizens sa Lemery, Batangas, tumangging magpabakuna kontra COVID-19. Mga nabakunang frontliners kontra COVID sa Quezon, pumalo na sa 14,000. At nakolektang buwis sa Cordillera Region, tumaas ng 11% sa kabila ng pandemya. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyo. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng buong puwersa ng MBC station sa buong bansa. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na mga balitang aming nakalap sa buong Pilipinas. MBC Network News! Balita mula Cordillera Region, timbog ang apat na drug couriers sa isang checkpoint sa Mountain Province matapos mahulihan ng 1 milyong pisong halaga ng marihuana. Ang nasabing grupo, konektado umano sa drug group sa Metro Manila. Ang kabuuan detalye ng balitang yan, iahatid ni Romy Gonzalez. Halos 1 milyong pisong halaga ng marihuana na kumpiska sa apat na umanay drug couriers sa ikinasang checkpoint operation na maotoridad sa Sitio Ampawilen, poblasyon sa Danga Mountain Province kagabi. Nakilala mga drug couriers na nagtangka magpuslit ng ilegal na kontrabando na sina Lawrence Bautista Ignacio 21, John Cesar Padilla 20, Danmark Roa de los Reyes 21, at Vince Maui Robles Cruz, 21, pawang residente ng Parang Marikina City. Naglunsad ang checkpoint operation ng Sadanga Municipal Police Station at PDEA Mountain Province matapos makatanggap ng impormasyon na may ilang individual ang magbibiyahe ng ilegal na marihuana. Inabangan nilang isang itim na Toyota Avanza wagon na may conduction sticker na P8S2390 na galing sa direksyon ng Kalinga. Nakumpiska sa mga suspek ang 8 bricks, isang tubular shape at 2 ball shape ng tuyon down na marihuana na may timbang na 8.250 grams at nagkakalaga ng 990,000 pesos. Tobacco pipe, cellphone, company IDs na nakapangalan kay Danmark de los Reyes at Vince Maui Cruz, barangay IDs at itim na Toyota Avanza wagon na ginamit ng mga suspek sa pagbiyahe ng mga nakumpiskang marihuana. Ang mga suspek ay dinala sa tanggapan ng PDEA Cordillera habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa sa Mountain Province Provincial Prosecutor's Office. Romy Gonzalez, Sars 41, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DYOK Action Radio Iloilo. Nagkalat ngayon sa Iloilo City ang mga poster na nag-uugnay sa 8 aktivista sa CPP-NPA. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nagpakalat ng mga poster. Ang detalye ng balitang yan, tinutukan ni Aini Grace Bravo.
Kumalat sa Iloilo City ang mga posters na nag-uugnay sa CPP-NPA sa walong aktivista kasama ng dalawang organizers ng community pantry ng mga miyembro ng progresibong grupo. Ayon kay Mr. Brian Bosque, deputy spokesperson ng Bayan Panay, Abril 23 nang may nakita silang mga posters sa isang overpass. Ngunit natuklasan nila na may mga nagkalat ng parehong posters sa iba pang overpass sa lungsod. Pinabaklas na ng grupo ang mga posters. Naniniwala naman si Bosque na mga police, AFP at ang taga-Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang gumawa nito dahil nakumalat ang mga posters kasabay ng pag-deploy ng Army ng Community Support Program Teams sa 7 barangay sa lungsod. Mula sa Iloilo, RH 39 ay ni Grace Bravo nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DYEZ Action Radio Bacolod, sa kulungan ng bagsak ng mag-live-in partner matapos mahulihan ng higit 2.5 million pesos na halaga ng shabu sa Bacolod City. Ang kabuuan detalye tinutukan ni Rex Cantong. Isang buy-bust operation ang isinagawa ng Regional Drug Enforcement Unit laban sa mag-live-in partner sa Malaspina Street, Barangay Villamonte, lungsod ng Bacolod. Ang mag-live-in partner kinilala na sina Xavier Luis Rosales alias Boss at Helda Trujillo, pawang maresidente ng Barangay Bata ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Glenn Suliman ng Regional Operations Task Group, ang dalawang kinukonsiderang mga high-value individual at membro ng Divina Gracia Drug Group. Dagdag pa ni Suliman na nabilhan umano ng police pusher buyer ang mag-live-in partner ng 4 na bulto ng umano'y shabu na nagkalaga ng 44,500 pesos na buy-bust money. Sa nasabing transaksyon na natugunan umano ni na Rosales at Trujillo, napulis na ang kanilang katransaksyon. Unang umanong pinaputukan ng kapulisan kaya't ito ay nag-retaliate lamang ang nasabing mga otoridad. Sugatan si Rosales at namatay si Trujillo habang ginagamot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dito sa lungsod. Na-recover ng suko sa lugar ang dalawang transparent plastic sachet at 52 bulto ng shabu na more or less 380 grams at naghalaga ng 2.5 million pesos more or less. Na-recover din ang isang unit ng pickup Isuzu Fuego kung saan sakay ang mga biktima at isang kalibre 45 na pistola. Balita mula sa lungsod ng Bacolod at Negros Occidental, RH 46 Rex Cantong nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan. Naaresto na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang kanilang top 3 regional priority target sa Dagupan City. Ang kabuuan detalye, ihahatid ni Freddy Fajardo. Naaresto ang suspek na top 3 regional priority target ng PDEA na si Nasir Musur I. Makakuna, 46 anyos may asawa at residente ng Sitio Silungan, Barangay Buduan, Binlok, Dagupan City. Nalabas-masok na sa piitan dahil sa kasong illegal na droga pero pagkakalaya ay patuloy pa rin sa kanyang illegal na gawain kaya't naging top 3 regional priority target ng PDEA. Sa report ni PDEA Assistant Provincial Officer Richie Camacho, bit-bit nila ang search warrant laban sa suspek at kasama nila ang mga barangay official sa lugar nang halugugin ang tahanan ni Monsur kung saan nakumpiska ang 10 plastic sachet ng shabu na may timbang na humigit kumulang 3.5 grams at may dangerous drug bulk value na 23,800 pesos. Nasamsam din ang iba't ibang uri ng shabu para pernalya sa. Nasa kustudiya ngayon ang PDEA Pangasinan ng suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Section 11 at 12 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Pangasinan, Freddy Fajardo, Aris Tartet, nag-uulat sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula pa rin sa Cordillera Region, nasa 6.5 million pesos na halaga ng marihuana ang winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Sa kabuuan detalye, nagbabalik si Romy Gonzalez.
Sinunog ng mga operatibo ng Benguet PNP ang 6.5 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa dalawang araw na marijuana eradication operation sa dalawang sityo sa Barangay Poblacion, Kibungan, Benguet. Ayon kay Cordillera PNP Regional Director Brigadier General Ronald Lee, ang pinagting na anti-illegal drug campaign ng mga operatibo ng Benguet PNP ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng marijuana plantation sa sityo Ibokan at napitak sa Barangay Poblacion, Kibungan. Unang nadiskubre ng mga operating units ang isang plantasyon ng marijuana sa communal forest sa sityo Ibokan at kanilang binunot ang 2,500 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng kalating milyong piso. Sa sityo na pitak natuklas na naman ang humigit kumulang sa 20 kilo ng marijuana na nagkakalaga ng 2.4 million pesos. At sa patuloy na pag-alughog na diskubre ng mga operatiba ang karagdagang 30 kilo ng tuyong marijuana na nagkakalaga ng 3.6 million pesos na nakatago sa ilalim ng dalawang malalaking bato. Sa kabuuan ng dalawang araw na operasyon ay nagresulta sa pagkakawasak ng humikit kumulang 6.5 million pesos na halaga ng tanim at tuyong dahon ng marijuana. Romy Gonzalez, Search 41, nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DYRC Action Radio Cebu. Handa na ang cold storage facilities ng Central Visayas para sa karagdagang COVID vaccines na darating sa rehiyon. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Jovi sa Tinitigan. Mayroong pasilidad ang Central Visayas na akmang makapaglalagyan ng bakuna na Sputnik V. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Health 7 na si Dr. Mary Jean Lureche, na mayroong cold storage establishment ang Regional Health Office na kayang pag-imbaka ng bakuna ng Gamaleya. Sinabi ni Lureche na ang Sputnik V ay kailangan ng cold storage facilities na aabot sa negative 18 degrees centigrade na temperatura. Subalit posibleng limitado lang ang pag-transport sa mga highly urbanized cities dahil kailangan ito ng ultra-low temperature na storage na pag-alaman na 5 syudad lang sa Metro Manila na kinabibilangan ng Manila, Taguig, Makati, Paranaque at Muntinlupa ang napili para sa Sputnik V COVID-19 vaccine rollout sa pagdating ng 15,000 doses sa bansa. Ayon kay NTF Against COVID-19 Deputy Chief Implementer and Testing Czar Vince Dizon na ang 5 syudad ay mayroong storage facility na pasok para sa Sputnik V vaccine. Bagamat hindi napabilang ang Rehiyon 7 sa mabibigyan ng Sputnik V, naghihintay na lang ang Gate 7 official ng karagdagang batch ng ibang bakuna para sa Central Visayas. Yan ang latest mula rito sa Cebu. Jovilin sa tinitigan ng DYRC Action Radio, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula Calabar Zone, nagpapatuloy ang bakunahan ng COVID vaccine sa Batangas. Pero sa Lemery, karamihan ng mga senior citizen tumangging magpabakuna kontra COVID. Ang kabuuan detalye tinutukan ni Renz Belda. Magtatapos na ang close season para sa panghuli ng tawilis ngayong darating ng 30 ng Abril taong kasalukuyan. Batay sa abiso na ipinalabas ng DENR Calabar Zone na muling bubuksan at papayagan ang mga mangis ng manghuli ng tawilis gamit lamang ang mga deaktibo at ang pinapayagang panghuli nito. Samantala, nanatili pa rin ipinagbabawal ang mga aktibo ng pamalakaya. Kaugnay nito, hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang mga tawilis na nahuli sa ilegal na pamamaraan at maging pangmatyag at agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan na nakita o nasaksihang paglabag. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa patuloy na suporta para sa ikabubuti, ikaunlad at pagpapanatili ng produksyon ng tawilis sa Lawanang Taal. Nagsimula ang close season ng 1 ng Marso. Sa Lemery, Batangas, marami sa mga senior citizen mula sa nasabing bayan na nga tumangging magpabakuna. Kaugnay nito, patuloy ang ginagawang panghikayat ng lokal na pamahalaan sa mga pangunahing mamamayan na ayaw magpaturok. Samantala, mahigit naman sa 100 residente na kabilang sa mga priority group ang naturokan ng bakuna contra COVID-19 sa isinagawang vaccine rollout ng Department of Health o DOH na isinagawa sa isang mall sa naturang bayan. Yan ang mga balita mula sa Batangas, RH35. Renz Belda, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula pa rin sa Calabar Zone, pumalo na sa mahigit 14,000 ang mga nabakunang frontliners sa Quezon Province. Narito ang report ni Benji Antioquia.
14,000 frontliners na bakunahan na sa lalawigan ng Quezon. Inilabas na ang datos ng Integrated Provincial Health Office, halos 14,000 na mga frontliners ang nabakunahan na sa unang bugso sa lalawigan ng Quezon at patuloy naman ang vaccination para sa mga senior citizens at ngayong linggo ito ay sisimula na rin ang vaccination para sa priority o A3 persons with comorbidities. Batay naman sa kahilingan ng Quezon Provincial Government na isa ng karagdagan na kung maaaring matulungan sila ng DOH tulad ng hiling ng ibang LGU sa Metro Manila. Batay sa pamahalaan ng lalawigan ng Quezon, kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa land bank upang makapag-loan para makabili ang probinsya ng bakuna para sa COVID-19. Update mula dito sa lalawigan ng Quezon, Benji Anchuca ng Arts 33 nagulat para sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula Cordillera Region, tumaas ng nasa 11% ang nakolektang buwis sa Cordillera Region sa kabila ng pandemya. Ang kabuuan detalye, ihahatid ni Romy Gonzalez. Sa gitna ng naranasang COVID-19 pandemic, nahigitan ng Bureau of Internal Revenue Cordillera ang kanilang 2020 tax collection goal ng 11%. Ayon kay BIR Cordillera Regional Director Douglas Rufino, ang kanilang tax collection goal ng 2020 ay 4.6 billion pesos pero nakakolekta sila ng 5.19 billion pesos na buwis mula sa individual at corporate taxpayers sa rehiyon. Katumbas itong anya sa mayigit 11% ng kanilang tax collection target. Idinagdag niya na sa kabila ng may mga negosyong grabing tinamaan ng pandemic, meron din namang mga negosyo na napanatili ang kanilang operasyon, kabilang mga food establishments, hardware stores, construction companies, palengke at iba pa na nagbigay daan sa kagawaran na mapanatili ang kanilang koleksyon mula sa mga naturang business activities. Batay sa datos ng BIR CAR, ang Baguio Revenue District Office ang nakapagtala ng pinakamataas na nakolektang buwis na mahigit 2.8 billion pesos mula Enero hanggang Disyembre ng nakalipas na taon. 449.6 million ang nakolekta sa Abra, 745.8 million sa Benguet, 281.9 sa Mountain Province, 657.9 sa Kalinga at Apayao at 313.1 milyon sa Ifugao. Ayon kay Director Douglas Rufino, ang kahangahangang tax collection sa Cordillera ay dahil sa kooperasyon ng mga individual at corporate taxpayers na maagang nagbayad ng kanilang buwis kahit matindi ang idinulot na impact ng pandemic sa mga economic activities sa iba't ibang panig ng Cordillera. Romy Gonzalez, Sarge Fatima, nagulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DYSM Northern Samar, isang 23 anyos na binata ang nasawi matapos malunod habang naliligo sa ilog. Sa detalye, ihatid sa atin yan ni Jay Nabantayan. Pataing 23 anyos na binata matapos na malunod sa ilog ng barangay Ipil-Ipil sa bayan ng Katarman noong araw ng Linggo habang naligo sa nasabing ilog. Himala naman na nakaligtas sa pagkalunod ang dalawang kaibigan nito na kasamang maligo. Kinilalang biktima na si Chris Mark Sagunay Bulusan, residente ng barangay Kawayan, Katarman, Northern Samar. Sa report ng Katarman PNP, ang biktima kasama ang tatlong matalik na magkaibigan ay unang namataan na nag-inuman sa isang resto bar sa Katarman alauna ng madaling araw at banda alas 2 ng umaga. Nagdesisyon ang magkakaibigan na doon na lamang mag-inuman sa bahay ng isang kaibigan doon sa nasabing barangay sa Ipil-Ipil kung saan nangyari ang nasabing pagkalunod. At matapos ang kanilang inuman, ang biktima kasamang kaibigan na si Christian Villegas, 25 anyos at Jasper Lim ay nagkayayaan na maligo sa nasabing ilog dahil sa malakas na current sa ilog at nasa impluensya pa sila ng alak na lunod ang tatlo. Pero nakaligtas sa pagkakalunod ang dalawa ngunit si Chris Mark ay namatay. Rumispundi sa lugar ang kapulisan ngunit isinugod na ang biktima sa ospital. Patuloy ang ginagawang imbestigasyon ngayon ng kapulisan sa nasabing insidente. Yan ang balita mula dito sa lalawigan ng Northern Samar at DYSM Action Radio Katarman. Arch 34 Jean Galit Bantayan nag-uulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! At yan ang mga balitang tinutukan ng pinakamalaking media network sa Asia, Manila Broadcasting Company. Tuloy lang ang pagtutok dahil kami ay nakabantay sa amampanig ng bansa.
Karen Oyong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News.